bata. So dito kasi itong ating mga young officers na to, eh, syempre may takot sila. But they have to follow orders. Kahit minsan alam natin mali na yung utos na gagawa nila. Because, ano sila eh? Under sila ng mga boss nila eh. But, saan na recover yung baril? Sa bolt po. O, sino naglagay doon sa bolt? Ako po. Ikaw? Okay. So, confirm na ikaw ang naglagay ng baril sa loob ng bolt. Ako po si Police Chief Master Sergeant Garcia, yung dati pong chief clerk ng DSOU. At dahil ako po yung dating chief clerk, eh, meron po akong alam na nangyari tungkol dun sa question nyo po na 4 million. Out of the 31 million, sir, nung sinabi po nila na yung 2 million ibibigay po sa mga deponent namin, yung another 2 million po, your honors, is yung figure na yun ibinigay po sa akin ni Major Quijana. At ang instruction sa akin, your honor, dahil ako daw ay accountant, eh, i-prorate ako, your honor, sa mga officers ng DSOU, including the, ako po yung gumawa ng breakdown. At kung, if my memory serves me right, your honor, yung listahan po na ginawa ko na breakdown, eh, pinicturan po yon ni Major Quijana, your honor. Tapos, sinend po niya yon, ang alam ko, sinend niya po yon kay Colonel Cabradilla. Tapos, pinakita po yon ni Colonel Cabradilla kay District Director namin, your honor. Tapos po, your honor, kung hindi po ako nagkakamali, ang sinabi po sa akin sa breakdown, si, with all due respect to our former District Director, your honor, ang sinabi po sa amount na ilagay ko kay District Director, your honor, is 500,000. Yung chief at saka deputy, tigo 150. Tapos, again, sige, so aside sa 31 plus 4 million, that is 35.6. So, yung breakdown ng 150, saan na papunta? Bale po, yung your honor, yung sa 2 million nga po, bale 500, dalawang 150 po si Colonel Guevara at saka si Major Quijana. Tapos sa isa pang officer namin, sir, 100 kay Captain Menes. Tapos sabi pa nila, include ko daw si Sir Magsalos, another 100. Tapos the rest po, dun na po sa mabababang police, sa kasama sa operating. So sino nagsabi niyan? Si Major Quijana po, your honor. Pero I would like to make it a point, your honor, na wala naman po kaming natanggap na pera doon sa break, pina-breakdown sa akin, your honor. And at the same time, yung mga pinangako ng 300,000, talagang nakarating ba yun o hindi nakarating? Wala pong nakarating, your honor. Yeah. Basta yung sa akin, your honor, is nung pinakompute po ako yung your honor, is para fair naman po, inireport ko pa yun sa aming district director, your honor, na pinagkocompute po ako ng figure na 2 million, your honor. Sino nagpacompute sa kayo? Nireport ko po kay General Mariano, your honor, yung ano, yung pinakompute sa akin na 2 million. So, ano po compute sa'yo? Si Major Quijana po. Major Quijana. At pinakita mo kay General Mariana? Bale, hindi ko na-picturean, your honor, eh. Pinicturean po ni Major Quijana, your honor. Ang alam ko, sined niya po yung picture kay Sir Cabradilla, your honor. So, yun yung breakdown na binigay sa'yo ni Quijana, tapos pinakita mo kay General Mariano, and na-send kay Cabradilla. Bale, ganda po, your honor. Pinicturean po ni Major Quijana, ang pagkakalam po, sined na po kay Sir Cabradilla, tapos si Sir Cabradilla po, in-inform niya rin po si Sir Mariano, your honor. Okay. So, controller siya, kaya dapat doon yung import, doon yung... Ang sakit din sa damdamin itong ano, ano. Well, tanong ko siya, ano, para iba muna natin issue. So, doon sa mga deponents, ano, meron kayo kasi sinumpaang salaysay, eh, no? Doon sa pagtatestigo nyo. During that time, at sinasabi nyo na napuwersa kayo. And now, you have written an affidavit, no? So, ang pinaninindigan nyo na affidavit is what you have recently signed. I mean, yung pinirmahan nyo ng nakaraan na inyong salaysay, yun ang inyong paninindigan. Gusto lang namin malaman sa hearing na to. Michael. Your Honor, hindi po kasi namin alam kung anong ibig sabihin po ng deponents, Your Honor. So, nung nag-file ka doon ng bilang deponent, nung search warrant, pumirma ka, kinausap ka ng judge doon, di ba? Yes po, Your Honor.
during the time na nag-uusap-usap kayo, ano sinabi sa'yo ng judge during the time? Ando si ano, di ba? Si Kiana, di ba? Yes po, Your Honor. Magkakasama po kami. Okay. Anyway, pumunta ka doon. Di mo naiintindihan. So, sa inquest, kasama rin ka. Ikaw, kasama ka eh. Andito. Ito yung sinasabi ko, yung inquest. Na kung saan ay ikaw ang tumitestigo. Opo, Your Honor. Pinilit po niya akong maging witness. So, ayaw ngayon po. Meron kasi nung paang bagong apidabit at doon ang paninindigan mo yung panibagong apidabit. Yes po, Your Honor. Ganon din si Irene eh. Daniel. Opo, Your Honor. Meron. Okay, thank you. And sa, ano, sa, kay, Richilda Morales, meron ka kasing sinain na ikaw ang tumistigo. And now, I have given a copy na nagre-recanta doon sa mga sinabi mo noon. Is this true? Na binabawi mo yung pagtitestigo doon sa mga Chinese na nasa 1811? Hindi ko na po alam kung ano po yung mga nakalagay dyan. Hindi mo na alam kung ano mga pinipirmahan mo. Hindi, ang sinasabi ko, di ba, ikaw ang ginamit na testigo doon sa ano, sa mga Chinese, no? So ngayon, meron kang bagong pinirmahan with your yung lawyer niyo, no? So binabago mo yung unang salaysay mo. Oo. Okay. So in other words, meron kang different ano, affidavit na pinirmahan. Yes or no? Okay, yes. Okay. Okay. So before we end, no? Congressman, meron ka pa? Oh, quick lang to, Mr. Chairman. Okay. Si yung sergeant kanina, sino ngayon? Garcia. Sergeant Garcia. Anyway, parang kasi sa lahat na mga nag-testify dito, ikaw yung diretsong magsalita kung talagang anong nalalaman mo eh. And that includes the detail. Napaka-detalye pa nga eh. Ako naniwala talaga kasi. Now, ganito na lang kasi, yung baril, pinakyat sa kay Renier, no? Sa malapit sa pintuan mismo ng 1811. Now, actually, kaya lang hindi niya raw matandaan. Pero, pag pina-review namin yung video, and I will do it next hearing, para hanapin talaga yung pag-akyat ni Renier, at saka makita natin kung sinong binigyan ng bag na may baril, lalabas at lalabas din. Now, do you have any knowledge kung sino yung tumanggap ng baril from Rainier? Unfortunately, Your Honor, wala po akong personal knowledge doon okay, sa baril dahil ang alam ko siya lang, Your Honor, ang naririnig ko yun is yung mga entering party po kasi ang nauna doon, Your Honor. And who is those entering party? Bale, ang entering party po, Your Honor, na nauna doon is sina Lieutenant Colonel Guevara, si Major Quijana, Major Magsalos, PSSG Desder, PMSG De Leon, PSSG Democrito, PSSG Ruiz, Your Honors. Yung mga naalala ko na entering party, Your Honors. Si Ruiz ba nandito? Nandito po siya, Your Honor. Ruiz, entering party ka. Eto ah, kasi lalabas at lalabas din. Next hearing, lalabas at lalabas din kung sinong tumanggap nung baril from Renier. Now, Ruiz. Yes, Your Honor. Magandang hapon po. Opo, na-recall ko po nung humakyat si Renier. May inabot sa akin. Oh, so you confirm ikaw? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, just for the record, now it's clear na si Renier is telling the truth because PNP Officer Ruiz confirmed na siya tumanggap. Ngayon sabi ko, pag hindi nyo ngayon i-amin, makukulong din kayo kasi next hearing, ipapareview ko yung video na labas at labas kung sino talagang tumanggap. Now, nung baril. Now, Renier, matandaan mo na? Si Ruiz? Actually, nasa video yan eh. Matandaan mo na? Opo, Your Honor. Ma-recall mo na? Opo. Sigurado ka? Yes po. May kita naman po yan sa video. Confirm na. Thank you. Pero, Your Honor, naipasa ko po yun sa isang tropa din. Sinong tropa? Si Patrolman
Matuginas. Patrolman? Matuginas. So, is Patrolman Patuginas present? Please. Ayan, man. Ayan, ito na. Magandang hapon po sa lahat. Ay Patrolman Alexander Matuginas po. So, you confirm also na from Ruiz inabot sa'yo? Yes po, sa akin po inabot ni Sergeant Ruiz yung kulay itim na bag. Saan mo dinala? Pag-abot po niya sa akin, ang instruction niya po sa akin, ibigay ko daw po kay Major Quijana. Major Quijana? So, yes, inabot po rin kay Major Quijana? Yes po. Okay. So, from Major Quijana, sa alam mo lang, kasi nandong entering party, pagkaroon ng entering party? Hindi po. Ikaw, si Ruiz lang. So, hindi mo alam kung saan dinala ni Major Quijana? Yes po. Yung baril? Yes po. Pero nang binigay mo kay Major Quijana, saan na sila? Sa loob na ng kwarto? Nandun po sa loob ng kwarto kung nasan po yung mga pera. Kung saan yung bolt? Yes po. Confirm mo yan? Yes po. Paano mamakonfirm? Nandun po sa CCTV. Ede, ikaw mismo? Nandun po mismo ako. Nandun ka sa labas ng kwarto? Nandun. O sa loob? Inabot ko po mismo sa kanya yung kulay bag na itim po. Saan mo inabot? Dun po sa loob po ng CR. Sa loob ng CR ng... kwarto o sa loob CR doon sa labas? Sa kwarto po. Sa kwarto? Yes po. So nandun ka rin sa loob ng kwarto? Yes po. Nakita mo ba na binuksan o yung itim na bag na binigay mo kay Major Quijano, nakita mo ba kung saan niya nilagay? Hindi ko po nakita. Hindi mo kung nakita? Saan nilagay. Kung saan nilagay? Yes po. Pero makita mo diretso yung bolt? Nakita ko po kasi yung bolt nasa labas po yun eh. So, inabot ko po yung bag. Tapos? Doon po sa loob ng CR. Kung sa loob ng CR? Major Quijana. Yes po. Tapos lumabas na kayo? Yes po, lumabas after na po. After na inabot mo, saan ka pumunta? Doon na po, sa sala po. Sa sala? Opo, so, wala ka na sa loob ng kwarto? Yes po, wala na so, po. Kaya hindi mo nakita na yung hawak-hawak mong bag na binigay kay Major Quijano, hindi mo nakita kung saan niya nilagay? Yes po, kasi pinalabas na po niya ako. O, sino pa yung mga nandun sa loob? Doon po si Sergeant Martin. Din yung ibang mga tropa, sila Demokrito. Sino pa? Demokrito yun yung na-contempt. Demokrito yun yung na-contempt, diba? Tama? Tama po. O, yun na kay Lera dito? Yes po. Sino pa? Yung una, sino yun? May sinabi mo? Before Demokrito? Investigador po, si Master Dilayon. Master Dilayon, nandito ba? O, upo ka muna, dito. Sino pa yung isa? Sandali, di pa tayo tapos. Kasi ikaw mismo, nakakita kung sino mga tao doon sa loob. Sino pa? Dilayon? Sergeant Martin. Sergeant Martin, nandito ba? Okay. Sino pa? If I'm not mistaken si Sergeant Demokrito, then Major Quijana. Okay. Okay, so may dalawa. Sergeant Dilayon, paki-occupy. Sergeant, at saka Sergeant Martin. Now, Sergeant, una kay Sergeant Martin. Sergeant Martin, sino pa yung nandun sa loob na hindi na-mention ni ano? Si Ruiz. Oh, ba't hindi mo masagot? Sino mo naman alam? Hindi mo naman tandaan? Major Quijana po yung... Oh, sino pa? Yun po, si Master Dilayon po. Nandito. Sino pa? Ayun lang po yung naalala ko po. Ay, papatawag ko siya, no? Ulit, si Ruiz. Tatanungin ko ilang mga tao doon. Sige po. Ayun lang po. Ganito, nakita mo kung saan nilagay yung black bag? Opo, sa may upuan po. Upuan? Opo. Saan na-recover yung baril? Sa bolt po. O, sino naglagay doon sa bolt? Ako po. Ikaw? Okay. So, confirm na ikaw ang naglagay ng baril sa loob ng bolt? Opo. Sino nag-utos sa'yo? Si Major Quijano po. Si Major Quijano ang nag-utos sa'yo na ilagay yung .45 caliber na galing kay Rainier. No? Galing ka rin yan, na inakyat hanggang sa nilagay sa bolt. Ikaw mismo ang naglagay. Nandun ba si Colonel Guevara? Wala po. Hindi ka po ma... Pero ang alam ko po, dalawa lang po kami ni Major Quijano. Dalawa lang kayong naglagaan? Naglagay sa bolt? Okay. Sadali ha. Sergeant Dilayon. Yes, sir. Do you confirm the statement? May? Yes. Yes po, Your Honor. Kasi pinalabas po ako. Pinalabas ka? Ni Sir Quijana. At naging busy na po ako sa interviewing sa mga Chinese. Okay, so in short, ang naiwan na lang sa loob
ng kwarto in which na doon yung bolt, ikaw na lang at saka si Major Kiano. Kiana. Tama? Opo. Okay. After that, after na ilagay nyo, anong nangyari? Lumabas na rin po, pinalabas na rin po ako ng ano, ng kwarto po. Oh, sino na lang naiwan doon sa loob? Si Major na lang po. Siya na lang, isa. Pero nang lumabas ka, maliban sa baril, nakita mo na yung mga pera? Opo, nakita ko po yung mga pera po sa bolt. So, may perang bolt? Meron po. Ano yung pera sa bolt? Nakabalot ba? O, nakaano lang? Nakasalansan lang po. Salansan? So, sino ang naglagay ng pera doon sa bag at saka eco bag at saka doon sa karton na ibinaba doon sa sasakyan ni Major Kiano? Hindi ko na po nakita. Hindi mo na nakita? Nakita po. So, pero nakita mo yung pera, hindi pa nakabalot? Hindi pa po. Nung linabas sa kwarto, nakita mo rin na may mga ba? Hindi ko na po napansin na... Hindi mo na napansin? Sir Dutty Lion, nakita mo ba yung mga nilabas doon? Hindi po. Hindi rin. Pagpasok ko po sa CR, wala akong nakitang pera po doon. No. Nung nilabas na yung mga karton? Hindi po. Wala po ako nakita. Kasi naging busy po ako sa mga Chinese na nag-interview. Okay. Yes, sir. So, Mr. Chairman, established na, Mr. Chairman, mismong police nag-testify, itong si Major Diana, talaga siya talagang utak kasi siya lang naiwan doon at saka si... Actually, Major, mga bisman, last week pa lang, established na yun. Yeah. But we are trying to give them a chance. In short, Mr. Chairman, sinasabi ko lang, yung testimony ng deponent na siya mismong nagbitbit ng baril na dinidinay pa kanina, ngayon, confirm na. Na hindi, baril yung inakyete doon, sinalo ni Ruiz, binigay sa isa, sila na lang ni Kiana at saka nung isang polis. So, thank you, Mr. Chairman. Yeah, ang mahirap dito kasi yung ano yung na-instill doon sa utak ng mga young officers. Ang problem natin dito ay yung kung anong ginagawa ng mga tinatawag natin matatanda na mga opisyales ng ating pong kapulisan ay natuturuan ng masasama yung mga bata. Di ba may kasabihan tayo? Kung anong ginagawa ng matanda, yun ang ginagawa ng bata. So, dito kasi itong ating mga young officers na to, syempre may takot sila. But they have to follow orders. Kahit minsan, alam natin, mali na yung utos na gagawa nila. Because, ano sila eh? Under sila ng mga boss nila eh. But, we have to remind yung ano, sana maging ano to, maging ehemplo to ng mga young officers right now na maraming sa ating mga young officers na yan, dedicated and ano talaga. Na naka-instill yung rightfulness sa kanilang mga puso. Sana maging magandang maging magandang president to that you have to stand up on what is right. Right away. Na hindi yung lumipas pang ilang araw that General Tates have to interfere. No? I think it is your moral obligation and duty not only to us, this Congress, but to the whole country na stand up to what is right. Kaya niyo naman yan eh. Kahit na mga opisyalis, basta you have to inform. Yeah? And unluckily, ganyan nga, na mabuti naman, natakarating na po sa amin. So, a reminder to our young officers.